What's up mga ka-Pinoy Rob? Meron ka bang Bergman Street 125 na Suzuki? Kung gusto niyo mag-change oil, tara! At mag-gear oil, tara! Guide ko kayo kung paano mag-change oil dito, guys. Let's go! Ayan. So, dapat kunin yan, guys. Kasi baka dagdag yan sa dumi sa loob ng makina. Ito yung DIY natin, guys. Okay? So, gaganyan nyo lang at ilagay nyo yung oil dito. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Ito yung binili natin na oil. Ito talagang maintenance. Okay, sa Suzuki yan, guys. Suzuki X-Star. Okay, X-Star R500 10 watts, 10W40. Okay? 40. So 40 engine oil. So yan, guys, yung MB yung piliin nyo. At meron din tayong gear oil na ito yung pinapartner ko talaga, yung Yamalube gear. It's up to you kung ano yung prefer niyo, but ito talaga yung nakikita ko kasi pang automatic at saka maganda para sa akin. So, ewan ko sa inyo, pero ang purpose na naman ito ang guide kung paano mag-change oil. Ayan, sige, dito tayo. Kailangan lang natin ng 17 na socket, or may back wrench kayo or ano ba, depende, basta kay 17, kasi yung 17 yung bolt na tatanggalin natin. At saka sa gear oil, mangangailangan tayo ng 12 mm na socket or back wrench. It's up to you, kasi tatanggalin natin yung gear oil na may numerong 12. Okay? 12. Alright. So, eto, guys. Kailangan din natin ng syempre, yung lalagyan ng oil. Okay? Para sasalo sa old na oil. Okay. So, dito. Lalagyan natin dito. At tignan nyo, guys, yung kung anong bolt yung kukunin. Ayan, kung nakikita nyo yan, ito. Okay? Ito yung tatanggalin natin. Dito ang oil lalabas. E-exit natin. Okay? So, ayan, tanggalin muna natin. Ayan, socket. Alright. So, syempre, ipipitin natin yung saldero. Okay. Dahan-dahan nating ito, napakatigas. Ayan.
I think paluwag na siya. Medyo di pa maluwag. Kailangan pa na luwagan pa natin ng konti. Ayan. Oops, tumba. Okay. Ayan. Okay. So, tignan nyo guys, oh, napaka-itim na talaga. Sobrang itim na na. Ayan. So dapat kunin yan guys, kasi baka dagdag yan sa dumi sa loob ng makina. Ayan. May tumutulo pa. So para mas mabilis yung pagtulo ng oil, gagamitan ng air pressure. Okay, tignan nyo guys kung paano gamitin ng air pressure. So, change natin to. Okay guys, eto. So dito ilalagay natin yung oil, pero tulungan muna natin na mailabas lahat ng oil sa loob. Yan, bubuksan natin to dito guys. Zoom na ko ah. Punasan muna natin yung oil gauge. Oil gauge ang tawag dito kasi ito yung standard ng oil. Pag kuha mo, pag yung oil nandito, so ibig sabihin yan yung tama na sukat sa laman ng oil mo. So ito na. Ayan, so lumalabas sa ilalim guys ng mabilis. Ayan, so parang wala nang lumalabas guys. Ibig sabihin, pwede nating ibalik yung cover ng
oil. So balik tayo dito mamaya. Okay, ito. Babalik natin to, tsaka make sure na nandyan pa yung ring. Kasi pag wala na yung ring, yung color black, ibig sabihin, mahirap ng, ano yan, may tatagas na oil talaga. Yan o, sobrang dumi guys. Think okay na. So balik na natin. Okay. Tanggalin na natin tong kaldirin. Gamitan talaga para may puwersa. Tayo dito naman tayo sa gear. Punta natin dito. Pero lalagay muna natin 'to. So syempre 1 liter 'to. Pero yung ano natin Bergman kailangan lang siya ng 700 or 750 ml. So kunan natin ng 250 ml 'to or depende lang sa inyo. Dito guys, may sukat siya dito. Okay? So 750, 500, 250. So hanggang 250 lang yung oil na ano ba tawag yan? Yung ilalagay ito man. 750 lang yung kunin natin, 250 yung titira natin. Ayan, pasensya na sa Tagalog natin mga ka-Pinoy Rob. 250. Ayan. So, let's go. Yan, kung may turotot kayo guys or imbudo, pwede nyong gamitin pero kasi pag ganito lang, medyo mahirap. So, wala pala akong imbudo. Kuha muna ko imbudo. Ito yung DIY natin guys. Okay? So, gaganyan nyo lang at ilagay nyo yung oil dito. O, diba? Make sure nakaloob yung butas. Okay. Sure na to. At ilagay. Oh.
Okay, kulang pa yung 250. Sobra yung gamay, kinatuan di ano. Okay. Alright. So, tapos na. Okay, tapos na guys. Ibalik na natin yung takip ng oil. Make sure na hindi maluwag yung takip. Yan. Dito naman tayo sa so first guys, tanggalin muna natin to para mabilis yung pagdaloy na gear oil. Yan. Lagyan natin dito. At ito naman isa. Okay. Ah, matigas to ah. Ayan. Parang hindi niya gustong lumabas ah. Ayan. Okay. So, huwag niyong kalimutan to guys. Oh, napaka-importante to. Baka malaglag. Yan, ang ring or washer niya. Importante talaga yan. Okay, so para matulungan malaglag lahat, gamitan natin na okay. Siyempre yung hangin. Yan. Okay. Okay. Ito na. So, syempre, balik muna natin yung isang bolt. Higpitan. Huwag ganong mahigpit guys ha, baka ma loose thread yan guys. Sakto lang. Tsaka ito. Tigas. So, bubutasan natin ito. At saka, itatagilid natin yung ano, itabi muna natin ito. Itatagilid natin yung motor. Nakalagay dito guys, 50 ml. Pero dito, 100 ml. Okay, so hindi natin uubusin ito. 50 lang. 50 ml. Okay.
bababa muna natin to. Okay, tinatagilid na. So, ito guys. Tapos na ba? Bili na lang tayo. Balik na natin yung ano. At higpitan. Okay. Alright, so tapos na guys. Nahigpitan na. Make sure na nahihigpitan talaga lahat guys. Para walang tagas at hindi mauubos yung oil. Baka magnaking yung makina pag naubos yung oil. Right, paandar natin. Paandar natin si Burgi. Right. So that's it. Okay, wala nang ano dito. Nagrereklamo na mag-change oil. So 10,000 na yung takbo natin. So pang lima na ata tong change oil natin guys. So alagaan talaga natin yung motor natin para maglast pa siya. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.